yun ang mga simula, okay? Sa pagkatapos nun, yung pag napabayaan nito, meron ng tinatawag niya yung may pain na, may sakit. Ang sakit ng gallstone, usually, sa sikmura, pumupunta dito sa kanang bahagi ng tiyan. Ano? Sa ilalim ng, sa may area ng atay, kung saan located yung wakto. So, doon usually sumasakit. Pero bago sumakit yun, usually medyo matagal pa eh. Nagsisimula talaga doon sa bloatedness, panlalaki ng tiyan, laging busog, digay ng digay. Yun yung mga unang mga simptoma na nararamdaman. Doc, saan po nakikita yung gallstone? Andito ang gallbladder. Ang gallbladder stone mo, nandito sa loob. Nandito siya sa loob. May mga bato-bato. Ito yung pouch. Dok, pwede bang tunawin yung bato sa loob? Pag marami ka ng bato dito sa loob, kailangan tanggalin. Wala kasi pang sip-sip o pantunaw. Yung iba, mapabasa nyo yung mga olive oil, at iba pa, mga apple cider. Pero wala kasing pag-aaral talaga na pag ininom mo yon matatanggal yung bato eh. Marami nang ginawang pag-aaral eh. Kadalasan hindi talaga natatanggal. Eh yung flashing po na tinatawag ng iba. Tsaka isa ring problem, pag gagawa kayo ng gallbladder flush, yung may nangyari, pinipilit mo i-flush yung bato. Pag pinilit mo yung bato dito, na lumabas, o pilit mo siya, lumabas. Ang liit-liit ng daanan nito, ang liit-liit niya. Hindi siya lalabas dito sa daanan. Pag lumabas tong bato mo na 1 cm dito, maiipit siya dito. Pag... Parang ganun po yung nangyari sa akin. Bumara yung bato sa mismong daluyan, sa may abdo. Ano po ang mangyayari pag bumara yung bato? Pag maipit dito, sasakit ng tiyan mo, maoperahan ka emergency. Mas delikado pa. Exactly po. Yun po yung nangyari sa akin. Bumara yung bato, sumakit ang tiyan, naoperahan. So yun ang kinakatakot natin. Biglang magbara ito dito kasi maliit ang daanan. Mapubuhay po ba ang taong walang abdo? Ayan, obviously, opo, kasi buhay pa ako. And na-operahan ako. And ang tanong natin ngayon ay ano ang magiging epekto nito sa buhay at kalusugan natin pag wala tayong abdo? Pag tinanggal na ang gallbladder mo, anong masama? Okay naman mabuhay na walang gallbladder, pero tataba ka lang. Kasi nga, gallbladder, pantunaw ng taba. So, lagi ka nang bloated. Kaya yung mga natanggalan ng gallbladder, bawal sa oily foods. May kain ng oily sa sakit ng tiyan. Magtatae ng medyo oily kasi wala ka ng. So, alagaan natin yung okay? Kinakailangan po ba talagang operahan ang may bato sa abdo? Kinukumbins namin na magpa-opera. Bakit? Kasi during the time na na-diagnose sila at hindi pa namamagayo yung gallbladder, mas madali at mas maikli yung nagiging operasyon, pati recovery. Kaysa sa namamagana yung gallbladder, sakit na sakit na yung pasyente, nag-iiba yung condition ng operation, nagiging semi-emergency. Hindi na siya nagiging elective. So mas maganda, sa umpisa pa lang, makita na siya ng doktor,
mapagpayuhan na siya para maplano. Ah, kailangan ka na bang operahan ngayon o kailangan ka bang operahan in the immediate future kung kakailanganin. So yan, salamat Doc sa pagpapaliwanag ng mga dapat naming malaman tungkol sa pagkakaroon ng bato sa abdo. And sana sa mga kagaya ko o mga nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon, mga nananakit kong tiyan, sana iwasan na natin yung mga pagkain na dapat nating iwasan para makaiwas din tayo sa masamang kahahantungan ng ating kalusugan, no? And sana alagaan natin yung ating kalusugan at hindi na tayo makagastos ng malaki para sa operasyon para maging healthy din tayo. And salamat guys sa panonood sa aking video. And kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. So yan, thank you guys for watching and see you on my next vlog.